Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ang ating topic sa ating tatalakayin ay tungkol sa al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. So ang pagbasa po, al-jumlatu al-mufidatu. Ang ibig sabihin po ay ang pangungusap na kaangay-angay o kaangay-angay na pangungusap. Yun po ang ibig sabihin. So ang al-jumlatu al-mufidatu ay naaanyo siya sa dalawang letra o tatlong letra. So mamaya, babanggitin natin yung dalawang letra o tatlong letra. Dahil, pag nabanggit natin yung dalawang letra, hindi mo na kailangan dugtungan ng pangatlong letra. Dahil bakit? Tama na yung pag-stop mo doon sa pangungusap na yun. O kung gagamit na tayo ng tatlong letra, hindi mo na kailangan ng pang-apat na letra. Dahil bakit? Tama na yung pag-stop mo doon sa binasa mong pangungusap. So dahil bakit? Ang al-jumlatu al-mufidatu ay pag nagbigay ka ng example, ibig sabihin tama yung pag-stop mo sa pangungusap. Hindi mo na kailangan dugtungan. So yun po. So bibigyan natin ng bawat example yung ating tatalakayin sa ating topic na ngayon. So bibigyan natin siya ng mga example tulad ng okay, bigyan natin ng al-amthilatu. No, ito po ang ating ano So yun po ang ating ano al-amthilatu. So yun po ang ating ano. So ano naman ang mga example? Unang-una, itong example niya ay al-busta, no? Bigyan natin ng example para makita natin kung paano. So yun po al yan. Po. So yun po ang ano sample natin. So al us ano jami dun. So yun po, al-amthila. Ang ibig sabihin ng al-amthila ay ang mga example. So ito ang unang-unang example natin. One, so mamaya bibigyan natin ng pangalawa, pangatlo. So mamaya bibigyan natin. Una-una, yung example natin. Ito ay naanyo sa dalawang letra. Naanyo siya sa dalawang letra. Isang letra at pangalawang letra po. So paano natin babasahin ganito po? Al-busta, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Ibig sabihin, ang mga harden o ang harden ay maganda. Ibig sabihin ng al-bustanu jamilun. Ang ibig sabihin po nun ay, ang harden ay maganda. So yun po ay naaanyo siya sa dalawang letra. Isang letra, pangalawang letra. So naaanyo siya, di ba? Pag binanggit mo yan, hindi mo na kailangan ng pangatlong ano, dugtong na pangatlong letra. Bahil bakit? Pagbigkas mo ng al-bustanu jamilun, hindi mo na kailangan mapaisip mo na ang harden ay maganda. So hindi mo na kailangan ng pangatlong letra. Dahil bakit? Dahil tama po yung pag-stop mo dun sa pangungusap na yun. So yun po ang unang example natin. So ang pangalawang example natin ay, so ito po, no? Ang pangatlong example natin. No, ito ang pangalawang example natin. Ito po ay naanyo din sa dalawang letra, no? Naanyo din siya sa dalawang letra. So mamaya bibigyan natin yung naanyo siya sa tatlong letra. Mamaya bibigyan natin, uunahin natin yung dalawang letra. Naanyo siya sa dalawang letra, ang al-jumlatu al-mufidatu. So ito po, no? Ash-shamsu tali'atun. Tali'atun. So yun po. Oh, para maintindihan niyo po, bibigyan natin ng ganito. So, gano'n po. Kasi pag ganitong pagkasulat natin, hindi niyo maintindihan, no? So, ganito ang ano natin. Ibig sabihin, pag ganon, ibig sabihin ganito po yun. So, parang shortcut lang po yun. So, yun po. Ang pangalawang example natin, ash-shamsu tali'atun. Ash-shamsu tali'atun. Ang ibig sabihin po, ang araw ay lumabas. Ash-shamsu tali'atun. Ash-shamsu tali'atun. Ibig sabihin, ang araw ay lumabas. So yun po ang
dalawa naanyo siya sa dalawang letra. Ibig sabihin, pag binanggit mo asyamsu tali'atun, ang ibig sabihin, ang araw ay lumabas. So, ibig sabihin, hindi ka na mangalan ng pangatlong ano letra. Dahil bakit? Tama na po yung pag-stop mo. Dahil binigkas mo ang araw ay lumabas. Hindi mo na kailangan. Nasabihin mo, bakit lumabas ganito? Hindi mo na kailangan dahil tama na yung pag-stop mo dun sa ating jumla. So, yun po ang dalawang example na naanyo siya sa dalawang letra. So, dito naman tayo sa naanyo sa tatlong letra. So, bibigyan natin ng example, no? Bibigyan natin ng example. So, naanyo siya sa tatlong letra. So, ganito po. No? Red na naman ang gagamitin natin. So, hindi po pwede red. So, yun po. Ito po ay naanyo sa dalawang letra. Dito naman tayo sa tatlong, naanyo sa tatlong letra. No? Medyo malaki po. So, yun po ang ano natin. So, ito po ay naanyo sa tatlong letra. So, bibigyan natin ng haraka. So, dito makikita natin na sa tatlong letra. Isa, dalawa, tatlo. So, naanyo siya sa tatlong, ano, tatlong anyo. Diba? Naanyo siya sa tatlong letra. Kanina, binanggit natin yung dalawang letra. So, dito naman tayo sa pangatlo na naanyo siya sa tatlong letra. So, paano natin babasahin? Ganito po. Shamma aliyun wardatan. Ang ibig sabihin po noon na naamoy ni Ali ang bulaklak. Naamoy ni Ali ang bulaklak. Yun po ang ibig sabihin ng itong jumla na to, itong pangungusap na ito. So, naanyo siya sa isang isa, dalawa, tatlo. Naanyo siya sa tatlong letra. Yung kanina binanggit natin ay naanyo siya sa dalawang letra. So, dito, pag binanggit natin, Shamma aliyun wardatan, hindi mo na kailangan ng pang-apat na letra. Dahil bakit? Tama na po yung pagbasa mo na pagbigay mo ng pangungusap. Dahil bakit? Shamma aliyun wardatan. Naamoy ni Ali ang bulaklak. Hindi mo na kailangan ng pangatlo. Kung bakit naamoy ganito. Hindi mo na. Dahil tama na po yung pag-stop mo sa pagbanggit mo na pangungusap na ito. Diba? So, yun po. Yun ang unang example natin sa naanyo siya sa tatlong letra. Dito naman tayo sa ganun pa rin bibigyan natin ng pangalawang example. Naanyo din siya sa tatlong letra. Ito po. So ganito po. No? Ganito po siya. So ito po ang pang-apat natin na ano. Ito po yung pangatlo. Pangatlo, ito po ang pang-apat. So yun po. Nabanggit natin ang una at dalawa, ito naman pangatlo, pang-apat. So ganito po 'yan. Ito po ay 3 at ito naman ay 4. So yun po. So pang-apat natin ito. Paganda na naman natin ang ano. No, ito po ang ano natin, ang example natin na ano. So bigyan natin ng haraka. No? Ka ta fa Muhammadun. Ano natin? Muhammadun Zahratan. So, yun po. So, ang ibig sabihin, ganito po ang pagbasa, no? Ang pagbasa, ganito po. Qatafa Aliyun Zahratan. Qatafa Muhammadun Zahratan. Qatafa Muhammadun Zahratan. Ang ibig sabihin po noon ay, pinitas ni Muhammad ang bulaklak. Zahratan, ibig sabihin po ay bulaklak. Yung po ang ito po ang kanyang synonym po, yung wardatan. Yung wardatan at saka zahratan ay magka ano lang, synonym po ng zahratan. Ang zahratan ay synonym niya po ay ang wardatan. So ibig sabihin, qatafa Muhammadun zahratan, pinitas ni Muhammad ang bulaklak. So yun po ang ibig sabihin nun. So ikaw pwede mong palitan ng pangalan. Sabi mo qatafa Khalidun zahratan. O kahit anong pangalan, no? Kahit anong pangalan. So,
Pag babae ang ginamit mo dito, maiiba din dito. So pag lalaki, hindi ito maiiba at ganun din. So pag sa babae, pupunta tayo sa babae, no? Ito gagawin natin ng babae, no? Na ang kumitas ay babae. So ito po, bigyan natin ng example para maliwanag sa atin. So itong panglima natin, no? Ito po ang panglima natin upang maliwanag sa atin, no? Ito po, ito ang panglima natin, 5. So kanina kotofa ay panglalaki. Gito naman tayo sa pangbabae, no? Pangbabae po tayo. Kung paano natin gagamitin sa babae yung kotofa, no? So, yun po ang example natin, no? Qatafat Khadijatun Zahratan. So, yun po. So, ito binanggit natin, itong qatafa Muhammadun Zahratan, itong qatafa ay tumutukoy sa panglalaki na past tense. Ibig sabihin, pinitas ni Muhammad ang bulaklak. Qatafa Muhammadun Zahratan. Ito ay tutukoy sa panglalaki. Ito ay panglalaki, so dapat lalaki din ang kanyang susunod sa kanya na tinatawag natin ng fa'il. So dito naman tayo, kung paano natin ito gagamitin sa pangbabae. Ito po. Qatafat Khadijatun Zahratan. Qatafat Khadijatun Zahratan. Qatafat, ibig sabihin, pinitas Khadijatun ni Khadija Zahratan ang bulaklak. So yun po ang ibig sabihin. So itong apat tatlo na ito ay naanyo siya sa tatlong letra. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So naanyo siya sa tatlong letra. So pag binanggit mo itong pangungusap na ito na naanyo sa tatlong letra, hindi mo na kailangan na pang-apat na dudugtungan mo ng isang letra ulit. Hindi na po kailangan. Dahil bakit? Tama na po yung pagbigkas mo ng pangungusap at tama yung pag-stop mo sa pagbanggit mo ng pangungusap. So, yun po ang ating topic na sana po mayroon kayong natutunan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. At dugtungan natin sa part 2 natin, ito po ay basic lamang na sa susunod, bibigyan pa natin ng example, yung dalawang naanyos na dalawang letra, pangatlo. So, hanggang mabigyan natin ng iba-ibang part po yung ating topic. So, sana po mayroon kayong natutunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.